Magandang Ethereum, ha? Okay, mukhang aakyat na. Okay. Dito na pala kayo. So, okay, tinitingnan ko kasi yung Ethereum chart, no? So, balak natin kasi mag-accumulate ng ating ng Ethereum dahil sa ating na-discovering pagkakaabalahan. So, ito eh, medyo kakaiba. Para hindi naman tayo lagi nakatingin sa chart, no? So, tuturo ko sa inyo is, so while you're playing, you're still earning. Okay? So, ano pang inaantay natin? Let's go! You know the vibe and you know the statistics. Come on now, let's bring it back to basics. 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 Come on now, let's bring it back to basics. Let's bring it back to basics. Okay guys, so dito tayo. Ito yung tuturo ko sa inyo is Axie Infinity. So, balik, ang kikitain natin dito is cryptocurrency pa rin, no? Ang kanyang ine-earn dito is yung SLP na tinatawag. Okay, so pwede mo siyang iswap siya sa Ethereum din. Okay, later papakita natin sa inyo kung paano, no? Okay, so paano ba tayo magsisimula sa Axie Infinity? First, siyempre, magda-download tayo ng ating digital wallet. So, kung saan magpapasok tayo ng Ethereum at kung saan tayo mag-withdraw later on. Okay? So, meron tayong digital wallet like MetaMask. Okay? Yan yung ginagamit ko ngayon. And then, maglo-load tayo doon ng Ethereum through yung mga exchange like Binance, okay? Local cryptos, okay? Coinbase, yan, mga ganyang exchange. Okay, then pag nag-start ka ng registration doon sa Axie Infinity, yung installation niya, makaka-encounter ka na ipada-download din sa inyo yung Ronin Wallet. Okay, yung Ronin Wallet naman is diyan na mapapasok yung mga ipambibili mo. Okay, and kung saan papasok yung mga earnings mo like yung SLP mo. Okay? Ipakita natin dito. Ayan, meron akong MetaMask. Meron din ako Ronin Wallet. Okay? Ngayon, siguro yung part na yun, gawan lang natin na sariling video, no? Kasi medyo komplikado rin yun. Okay. Ano bang una natin dapat gawin? So, maglo-load tayo ng Ethereum sa MetaMask. From MetaMask, going to Ronin Wallet. Okay? First, kailangan natin mag-acquire ng 3 Axies. Okay? So, paano? Punta tayo sa marketplace. Ayan. Okay. So, currently, ayan. Nag-ganon na siya. Nag-sync na yung aking Ronin Wallet, no? Saka yung MetaMask dito sa ating Axie. Okay? So, ito yung mga Axie. Yes. Ito yung mga tinatawag na Axie. Okay? So, meron tayong iba-ibang class like beast, plant. Medyo inaaral pa natin to. Basically, ang nakita lang natin dito is yung plant is yung nagsisilbing kanyang tangke. Or kung ikaw eh mahilig maglaro ng mga Mobile Legends, alam mo na kung ano yung tank. Yun yung parang nagdidepensa sa inyo, no? Pag isang team, merong isang nagdidepensa sa unahan. Okay? Yung beast naman is yung damager. Okay, nakita ko combinations, pwede mo lagyan ng aquatic or yung bird. So, usually, 3 lang, 3 na Axie kailangan mong gamitin as one team. Okay? So, yan, makikita nyo dito. Let's say, for example, beast ang hinahanap natin. So, makikita nyo ang isang Axie kung magkano, no? Nasa 100 plus. Okay? Nagdidepende ito sa up and down price ng ating Ethereum. Okay? So, yan. Currently, itong mga nakikita nyong binibenta dyan, is, nagbebenta din yan is yung mga naglalaro. Okay, so if ever, nag-start ka na maglaro, yung mga Axie mo na mabibili is actually pwede mo rin ibenta dito sa marketplace, which is another way of income, no? So, let's say, for example, nabili mo siya ng 100 at pwede mo siya ibenta sa marketplace na 150. So, ganyan, may auction din yan. Okay, pwede mo rin siyang i-gift. So, let's say, may kilala kang isang player, then gusto mo siyang i-gift ng birthday niya, bigyan mo siyang Axie, ganyan.
Okay? Ang kagandahan kasi dito, ang tinatawag nila dito is NFT game siya. So, any item na makikita mo sa game na to is tradable or may halaga, may value. So, meron ditong Axies, may land. Sa land, makikita nyo, 2,000 plus yan, no? Bibili ka ng mga land, no? Okay? So, then, may mga items yan. So, yan. May mga corresponding price yan. So, in lahat yan, nabibenta. Okay? So, syempre, pwede mo rin gamitin. Nagagamit din. Okay? So, ngayon, ako nakabili ng tatlong Axie. Papakita ko naman sa inyo kung paano papasok doon sa mismong game, mismong battle, no? So, balik tayo dito, pagka nakaset up ka na, magpre-play now ka lang. Pag-play now mo dyan, ibibigyan ka niyang isang installation na i-download siya ng isang installer. Then, pag-download na ganun, magkakaroon ka ng icon na Mavis Hub. Okay? So, pag kinlik natin ng Mavis Hub, ito mangyayari. Mapupunta ka rito ngayon sa Mavis Hub. So, magkakaroon ka ng play button here. Pag na-install mo na, then, click natin yan. And, you can start your Axie game. Okay? So, paano ngayon tayo kikita dito? So, makikita nyo ngayon, actually, nakaka-start ko lang din. Mapansin nyo sa inventory natin, nagkaroon na tayo ng 15 SLP. Ito yung tinatawag na small lover portion ba yan? Tingnan natin. Nakalimutan ko kung ang tawag. Yan, small love portion na tawag nila, SLP. Ang isang SLP ngayon, nagkakahalaga ng 5 to 6 pesos kada isa. So, may 15 na ako dyan, no? So, kung makikita nyo, 15 times 5 nilang is nasa 75 pesos na. Kaka-start ko lang kayo ng mga ilang oras na karaan. Sa USD, around 0.12, 0.13 siya kakaalaga. Okay? Usually, pagka naka-set up ka na, ang kaya mong i-accumulate in a day sa adventure mode, limit of 100 SLP. Pag nag-arena ka naman, wala siyang limit. Tapos, pag nananalo ka sa arena, meron kang additional 7 SLP. Okay? Sa quest naman, additional to. So, kunyari, let's say, nag-check-in ka na ngayon, na-complete ka na ng 10 adventure mode, at nanalo ka ng 5 match sa arena, is magkakaroon ka ng additional 50 SLP. So, minimum, ibig sabihin, minimum kaya mong kumita ng about 150 SLP. Okay? Times natin sa 5. So, around 750 pesos kada araw. Goods na ba yan? So, let's say, kunyari, maglalaro ka lang sa bahay ng Axie. 750 times mo nilang sa 25. Around 18,750. Hindi na masama, di ba? Malamang. Okay? So, paano ba laruin? Tingnan natin, ha? Okay, maganda tayo ng isang adventure. Okay? So, paano ba siya laruin? Nandito na tayo, no? Pero pakita ko sa inyo yung pinakamadali muna para naman mapakita ko sa inyo mananalo ko. Okay, sige. Sa number one muna. Number one muna tayo. Paano siya laruin? So, click nyo lang ganyan. Start. Ayan. So, tingnan nyo lang itong mga tips nila dito. May binibigay silang mga tips dyan. Okay? Okay. So, ganyan lang. Kung nung mga bata ay naglalaro kayo ng mga RPG games or yung mga maraming games na ganitong style eh. Okay? Ayan, so magkakaroon ka dyan ng kalaban. Ito, parang germs ba to? Toadie ang tawag nila dito. Okay? So ngayon, ayan yung life niya. Ito yung life nung ano mo, nung yung mga axis mo. Di ba? Okay. So basically, para siyang card games. So, ito may mga, ano siya, may mga, anong tawag dyan, yung mga features, no? Ayan, target, fastest, enemy. So, madali namang intindihin kung ano yung gusto nyo ipahatid sa inyo. Okay? So, ito yung bird mo, no? Ito yung beast, and then ito yung plant. Ito is yung energy. So, basically, yung meron siyang 4 over 10 na energy. Ang isang card is may 1 energy. Merong ibang card 2 energy, merong ibang card 0 energy. So
So, ang sinasabi lang dito is, pwede kang gumamit ng apat na card ngayon kasi meron kang 4 energy, apat na card na tigwa 1. Okay, so pili ka lang dyan. Okay, explain ko yung card. Yung 133, yan yung kanyang damage na ibibigay. Yung 40, may magkakaroon ng shield. Itong bird natin. Okay? And then, yung 1 sa taas yung energy. Then, itong nasa ilalim is yung kanyang parang skills. Okay? So, paano gagawin natin? Let's say, pagka nag-click ka ng dalawa dito, it means magkakaroon ng combo yung bird. Itong beast, lagay din natin, may combo natin. Ayan. So, 0 na, di ba? So, hindi ka na makaka-click yan. Out of energy ka na. Okay? So, pag naka-setup ka na, okay? So, ilagay mo na end of turn para tumira na siya. Okay? Ayan, tumira na, no? Yon. Okay, lakas ng bird. Itong beast natin. Yon, patay. Okay? Yon. Ako, lakas nung toady na yun, ha. Okay. Okay, ito, ngayon, meron tayong 3. Oh, so, yung tatlo, pwedeng tumira. Kung lalagyan ko yan ng 1, 2, 3, yung tatlong yan titira. Pero usually, ang ginagawa ko is may combo para mas para magamit yung critical niya, no? So, meron din itong 133 plus 57, gamitin natin itong dalawa. Okay? Para atakayin niya yung isa dito. Okay, ito naman, gamitin natin itong 81 dito. Yan na, yan lang pwede mong gamitin kasi yan lang yung energy mo. So, end of turn. Boom. Uy, lakas. Yun, critical, oh. 162. Lakas naman na, no? Uy, mamamatay pa tayong aking, ano, ah. Okay, buti lumabas to. Kaya ito yung sabi ko sa inyo, no? Number, may number 2 sa taas. So, sabihin, gagamit ito ng dalawang energy pagka ginamit ito itong card na to. So, ang sinasabi dito, pagka ginamit ko to, heal front teammate for 312 HP. Ang front teammate ko lang naman is siya mismo. Okay? Siya mismo. So, gamitin natin yan. Isa nilang pwede kong gamitin. So, pwede kong gamitin yung 0. Ayan. Okay? Pwede natin gamitin itong isa sa dito. Okay, so gamitin natin yan. Simple lang. Pwede rin, pwedeng mga bagets, mga bata maglaro, no? Ayan, patayin mo na yan. Lakas naman itong mga toady na to. Talo pa ata ako sa level 1 na to, ha? Okay, sige, gamitin natin. Ayan, matatalo pa tayo ata. Ayan, sige. Yan lang, mabilis lang. Click-click ka lang, end of turn, tapos yun na. Oh, na-miss pa, oh. Ayan. Sabihin, matatalo ka pa dyan, ha. Ayan, so 62 nilang yung life niya, no? So, pwede naman natin ito tirayin ng isa nilang siguro. Huwag na natin patagalin ito. Bigyan natin ng dalawa, baka biglang mag-miss eh. So, 62, 57. Sige, lagyan natin tatlo para sure. Nagsayang lang ng energy. Ayan, patay naman eh. Okay, so yon victory. Ayan. Okay. So, pagka nakatapos ka ng isang adventure, lataas yung experience ng mga axis natin. Currently, level 4 na ako. Ayan. So, dahil sa natapos ko na yung level 1 na yan, hindi na tayo binigyan ng SPL. So, okay na. May 1 SPL dyan, may 1 SPL dyan. Dito, binigyan din ako ng 1 S... binigyan ako dito ng 4 SPL. Okay? So, 4 din. Ito, nagbigay din ng 4. So, ang ano lang dito is hindi pa ako makapunta rito dahil mahina pa yung aking mga aksi at mamamatay lang sila, matatalo lang tayo. So, nagpapalakas pa tayo dito sa apat na stage na to. Okay? So, ngayon, hindi ka pwede mag-hop ng ibang stage hanggat hindi mo natatapos to. Okay? Meaning naman ito, ibig sabihin niya, natapos mo yung stage na to na buhay pa yung tatlong aksi mo. Ito naman, makikita mo dito, may namatay ako isang aksi. Okay?
So, ayun, hanggang dito muna ang ating tutorial sa game na to. At siyempre, maglalaro pa tayo. Mukhang nakaka-addict tong game na to. Siyempre, makita ka eh, di ba? So, i-set up nyo muna. Then, let's see kung ano pa ma-research natin. At gawa tayo ng isa pang video. Let's say, mga strategy. Ano may magandang mga combinations ng ating mga Axie. See you at the next video. Don't forget to like the video and subscribe na rin sa akin channel. Bye-bye!